Magluluto po nga tayo ngayon ng tinola. Tinolang legs ng manok. Ang sasahog po natin ay luya, ginger, tapos po bawang, garlic, then onion, sibuyas, at saka po, ano bang tawag dito? Hindi ko alam tawag dyan eh. Basta yung siling mahaba sa atin. Tapos ito po, kasi wala dito sa Japan na ano sili. So itong dahon, yung parang maninipis siya na pechay bagyo. Yung maninipis na ano ng pechay bagyo. Dito yan sa Japan lang yata meron. Tapos wala tayong ano, wala rin tayong papaya. Kasi walang mabiling papaya rito sa Japan. Wala rin sayote. So didiscardihan na lang natin. Ano po? Ayan. Hello guys, good afternoon. Magluluto po tayo ng tinola ng manok. Kailangan po hugasan po muna natin isa-isa. Kasi pag pinagsama-sama natin yung hugas, gusto ko na hugasan siya isa-isa kasi minsan may naiiwan na balahibo. Ayan. Medyo kailangan malinis po ang ating niluluto. Maghugas po muna tayo nitong manok bago natin gisahin. Hindi na po ako na nagbibideo sa table. Dito na lang. Diretso na dito sa kusina. Ayan po. Hugasan natin isa-isa. Pero malinis naman. Dito kasi sa Japan, ano, malilinis naman yung mga karne. Minsan lang merong naiiwan na yung isang balahibo, dalawang balahibo. So, kailangan natin siya linisin. Mabilis lang po. Kasi ito sa Japan, hindi ako gumagamit ng mga ano ha, yung mga magic sarap, mga ginisamix. Kasi wala naman dito. Saka iwas sakit tayo kasi nakaka-cancer daw yun. Kaya magpasarap na lang tayo sa ating sariling discarte. Eh. Sa ating sariling recipe. Yan, okay na po. Hugasan ko na. Tapos na po tayong maghugas ng legs ng manok. Kaya nagpainit po tayo ng kawali. Nilagyan po natin siya ng oil. So mainit na yung oil. Medyo nilakas ako kasi yung kapoy sa oil. Kasi pabibig na yung luto. Una ko itong nilalagay ang luya. Kasi pag bawang yung inuuna, iba kasi nakikita pag bawang yung inuuna. Pag bawang yung inuuna kasi madali siyang magbabrown. So magsusunod yung bawang. Kailangan po natin nangin talaga ito. Luya. O kung hindi mo siya kailangan ipag-brown masyado. Yung katamtaman lang kasi. Para susunod pa natin yung bawang. Bawang. Hindi po tayo masyadong gumagamit ng mga pampasarap. Basta technique lang. Kasi delikado sa ating katawan. Kailangan lang natin gisahin masyado ang ating niluluto. Tapos, tawag dito, hindi masyadong maraming tubig para makuha natin yung lasa ng ating niluluto. O kasi magluluto tayo tapos lalagyan natin ng maraming sabaw. Ang tendency po niyan, hindi masarap. So, medyo nagbabrown na siya. Sunod natin ang sibuyas. Nakasan ko na po yung apoy. Dito sa itong pabahay ng company ko, ganito lang po siya kalit yung space ng kitchen. Parang doon sa Pilipinas. Kaya medyo nahihirapan akong tumuli. So, pwede na natin sa makihagay doon. Ating sibuyas. Pero, ikuri
20 po itong ating kalan, pero malakas, malakas naman po. Lang may tumawag pa. Ay, sinagot ko po sandali. Na-brown na po siya. So, ilalagay na po natin ang ating chicken. Sinugasan ko po siya mabuti. So, pag tayo mag-sakot sa para mag-ganito, kailangan natin siyang masyado haluin para yung nasa ilalim ay mababaw, yung ibabaw na pa ilalim. So, para hindi siya malasa. Kailangan po natin siyang isakot kong mabuti. Nandaman po kasi dyan yung ating luya. Kailangan yung luya na absorb ng manok para hindi siya malansan. Kasi may iba po akong nakikita. Sobrang parang kapil-kapil yung manok na ganyan eh. Hindi po siya maganda kasi malansan yung ating luya po. Bago natin siya alamin, bago natin siya lagyan ng ay saktan, nalagyan natin siya ng asin sa kanyang kalinsa para ma-absorb din ang bagang kaagad yung lato. Kapag diluto po, diskarte yan para kami mo siya mapapasarap ng walang nor, walang magic sarap, walang gulitamin. Kasi niyo po lumalabas-labas yung mga bubo. Kailangan siya masasak siya ng mabuti. Nalagyan ko din siya ng asin sa kapo ng kalinsa. Hinaan ko muna yung apoy. Hinaan ko natin siya ng asin para lang magkaroon ng lasa yun. Tumapit yung lasa ng asin. Makita niyo po, hindi na siya malasang tingnan. Kasi nawawala na po yung kanyang sabaw. Tatakpan pa po natin yung para mas masakot siya. Kasi pag tinakpan mo po siya, magpupulit pa siya. Yung lansa niya lalabas pa. So, kailangan yung lansa na yun ay tuyuin natin mabuti. Ganyan po ako kapagal mag-sangkot siya ng pag-sangkot siya ako ng mga meat kasi natatakot akong kumain ng malansa.
Butot ko ng malamsa. Yan. So, patakpan muna natin siya after few minutes. Buksan ko po ulit. Patakpan mo muna natin siya. Yan po. Tinanggal ko na yung ano yung takip. So, nakita nyo. Meron siyang lumalabas na parang tubig. Hanggat hindi nawawala yan, hindi pa ako naglalagay ng tubig. Hindi pa ako nag-a-add ng tubig doon sa ating ulo dito. Kailangan mawala po yan. Ito, yung sariling katas ng manok. Kasi yan yung pinakamalansa. Kailangan mabuhay pa din ito para inipot yung net hanggang wala na yung sabaw, saka pa natin lalagyan ng water. Pagkagisa niya, nilagay ko na lang siya sa kaserola kasi yung kawali po niya para yung tapa ng manok lumabas. So, sineperate ko siya. So, nilagay ko siya sa isang kaserola para palambutin at saka para mas madaling lumambot. Yan po. Palalambutin ko muna siya sandali. Tatakpan po muna natin siya ulit. Yun guys, inalis ko yung ano, yung takip niya para hahaluin ko lang siya. Siguro mga after 3 minutes hinalo ko siya kasi para mahalo siyang mabuti. Kung nasa ibabaw, umilalim. Para maayos yung pagpapalambot. Tatakpan po natin siya ulit hanggang lumambot. Pinapalambot ko lang po siya. Pag malambot na, hanguin na natin. Ay, bago natin hanguin, lalagay natin yung gulay kanina. Yan po. Binuksan ko na siya. So guys, nakakita ko ng leftover sa rep na potato. Leftover na potato. So pagkahiwa, alaga nito ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tubig para hindi umitim yung potato. So ilalagay na natin siya. Pwede naman kasi yan eh. Yung magigisa ka ng, para siyang kapalit ng papaya. Masarap nga po ito yung potato. Actually, ginagamit ko rin ito kahit sa basta sa karne, pag ginigisa siya. Basta may luya. Yan, dahil wala tayong ano, papaya, wala tayong sayote. Yung leftover sa rep, sayang lang naman. So, yun na lang ang nilagay ko. Masarap din naman po siya. Na-experience ko na magluto ng potato yung ilalagay. Masarap po siya. So, yan. Pakuloy lang po natin. Tapos, pakuloy ko ng mga 3 minutes. Then, okay na po siya. Nalagay ko na po yung gulay susunod. Ayan, malambot na po yung ating karne. Malambot na rin yung inilagay kong potato. Malambot na rin po yung potato. So, yung nilagay, ilalagay ko po ito. Mas gusto ko po kasi mas marami yung sili. Yung iba niya pag mga ganyang karami yung chicken, ang ginagawa nila, mga sili niya, 2-3 or mga 2 lang nung malaki. Ako po kasi mas gusto kong lasang sili. Total wala namang dahong sili yung aking niluto. So, lagay ko po muna siya tapos mga 1 minute. Tatanggalin ko na po yung takip. Takpan muna natin siya ulit. Ayan. Okay po, iwanan po natin ng 3 minutes. Then ilalagay natin yung gulay. Pagkatapos, okay na po siya. Ayan, binuksan ko na po siya kasi okay na yung sili na inilagay natin rin ngayon po. So, ayan, hindi siya maraming sabaw.
hindi po ako masyadong naglalagay ng marami sa bawang kasi ayoko nang wala na, mawawalan siya ng lasa. Lalagay na po natin yung vegetable. Hugas muna tayo ng kamay ulit. So marami ito para hindi siya ba lahat may lalagay. So beside na lang natin yung bawang kasi. Hindi natin siya haluin kasi may dahon lang siya. Tapos tatakpan pa natin siya. Itakpan lang sandali-sandali, tapos bubuksan na natin. Yan guys, malambot na ang ating gulay. So, lalagay ko na siya sa isang lalagyan, pero titikman ko muna siya. Kasi pag nagluluto, kasi ako mahilig magtikim na magtikim. Ay, okay. Okay na po siya, so ilalagay ko sa isang lalagyan. Then, kakainin na po natin. Ayan po, natapos na po ang ating recipe. Tinolang manok with potato. Ayan po guys, dahil sa Japan po, hindi po tayo makakabili ng madalang talaga dito nagtitinda ng papaya. Pero talaga pong mas masarap po itong potato ilagay. Grabe yung lasa niya po. Grabe. Tingin nyo pa lang, di ba masarap na siya. Very delicious po talaga. Ang sarap niya. Tapos walang kalansa-lansa. Kasi okay lang din po yung dami ng bawang niya. So guys, maraming salamat po sa panonood. Please, huwag po kalimutang i-like, i-subscribe, at hit the bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po palagi sa panonood. Take care po.